Hello there! Welcome to the Teacher Series Distance Learning. Ako si Ma'am Castillo and I am going to teach you online with the use of this YouTube channel. Ngayon po pwede kang mag-rely sa aking mga videos or po pwede mo rin namang basahin lang yung mga modules mo at home. Now, if you have a YouTube account, huwag mong kalimutang mag-subscribe para po pwede kang makapag-leave ng comments or suggestions or concerns on the comment section below. Now, let's get started. Yo, boom. The thing goes. And a poop poop boom. Topic 1: Opportunities in commercial cooking. So tapos na tayo sa introduction sa ating commercial cooking. Nalaman na natin kung saan nagsimula ang pagluluto. At ano talaga ang basic concept ng pagluluto. Ngayon, aalamin natin bakit natin kailangang pag-aralan ng commercial cooking at ano ang mga opportunities pagdating dito. Ngayon, meron akong mga ipapakilala na mga millionaires, billionaires o mga yumama na sa field ng cookery. At ito sila. I know that Jollibee is very familiar sa'yo. At ang may-ari lang naman o founder lang naman ng Jollibee ay si Tony Tan Kaksyong. Alright? Sa mga nagtatanong kung buhay pa siya. Huwag po natin siyang patayin. Right? So, the next one. Edgar Injapsia. He was the founder of Inasal, and I am very much sure a lot of Filipinos really love Inasal. Isa rin ako sa mga fan or fanatic ng Inasal, lalo na yung kanilang manok at yung kanilang condiments at yung kanilang chicken oil. Yummy, diba? But as of now, the owner of Inasal is the Jollibee na since si Edgar ay ibinenta niya na yung Inasal sa Jollibee Corp or JFC. But the founder of Inasal is no other than Edgar Injapsia. Ayan, siya yung chinito na yan. Actually, if I'm not mistaken, he's the youngest billionaire or basta isa siya sa mga pinaka bata na mayayaman pagdating sa industriya ng pagbe-business. Alright. And punta naman tayo internationally. KFC, ang founder lang naman ng KFC, yung nakikita nating logo. Alright. Yan po ay si Colonel Sanders. Okay, so let us dig deeper. Opportunities in the food business sectors include, alright, ito po yung mga opportunities when it comes to the food business. We have the restaurants, we have the cafes, we have the grocery, we have the delivery services, alright? We have the catering, and of course, we have the vending machine. Because napaka-high o napaka-taas ng demand pagdating sa food business. Now, I am going to ask you, bakit kaya mataas ang demand sa food business? This is just simply because lahat tayo kumakain, diba? Ultimo bata hanggang sa pagtanda, hanggat buhay ka pa, kakain ka. And that is why the demand in the food business is very high. Since the demand in the food business is very high, napakataas din ng competition pagdating dito. Pag sinabi mo palang na milk tea, marami ng mga branches ng milk tea dyan eh. Pag sinabi mo palang na chicken, marami ng mga branches na ang specialty ay chicken. So, on the other note, of course, you must have those characteristics. Kailangan meron kang edge para maging successful ka pagdating sa food business. Now, what are the keys o ano yung mga dapat nating tandaan para maging successful ka pagdating sa food business o pagdating sa field na ito? Narito yan. Pwede po natin yung basahin. Sige, sabay-sabay natin yung basahin. We may achieve success by the help of PECs o ang tinatawag natin na Personal Entrepreneurial Competencies Skills. Now, I would like to ask you, what is a PECs or what is a Personal Entrepreneurial Skills?
Now, punta muna tayo sa definition of terms. PECs or personal entrepreneurial skills is the key characteristics that a successful entrepreneur should have in order to be successful. So, ibig sabihin, when we talk about PECs, ito yung mga kaugalian. Ito dapat yung mga paniniwala. Ito dapat yung mga habit na meron ka as a person. Alright? So, ito yung mga skills, alright, na meron ang isang successful individual pagdating, hindi lang sa larangan ng food business, pagdating sa different kinds of businesses. Now, before we dig deeper on the PECs, let us first know what is an entrepreneur. Ulit sabay-sabay nating basahin. Entrepreneur is a person who organizes, develops, operates, and engages in his or her own business. So, ibig sabihin, entrepreneur, ito po ay tao. Ito yung mismong namamalakad sa isang business. Ito yung boss, ito yung founder ng isang business. Alright? Ngayon, kung gusto mong magtayo ng isang business, ikaw yung tinatawag natin na entrepreneur. Alright? When we talk about entrepreneurship, here, the another sentence. When we say entrepreneurship, again, sabayan mo kong magbasa. Entrepreneurship is organizing, developing, operating, and engaging in one's own business. So, ibig sabihin ng entrepreneurship, it is the field or it is the qualities, no? Ito yung mismong ginagawa mo. Kung ikaw ay entrepreneur, kung ikaw ay isang businessman o businesswoman, eto yung mismong business mo. Eto yung ginagawa mo. It is organizing. Ano bang ginagawa ng mismong ng isang entrepreneur? Sila yung nag-organize. Sila yung nagde-develop. Sila yung nag-ooperate, 'di ba? At sila yung nag-engage ng sarili nila doon sa mismong business. Now eto na. Here is the question. What is PECs? As what we have read earlier, PECs is or refers to the qualities. Alright? Characteristic, ibig sabihin, ito dapat yung meron ka. Skills, actually, skills and abilities, yan ay po pwede mong matutunan along the way. But the knowledge, of course, you have to study. You have to study kung paano ang mga basics when it comes to the business. And of course, the behavior. Ano dapat yung perspective mo? Ano dapat yung ginagawa mo on a certain scenario? Ano dapat yung iniisip mo on how you think, on how you behave, and how you act on a certain, on a given scenario, on a given challenge, on a given problem, okay? So, ito yung mga bagay na dapat meron ka. PECs. Ito yung mga bagay na dapat meron ka that you must possess to become successful entrepreneur. Alright? So, what are the PECs? Punta tayo ngayon dito sa second page. PECs. We have different kinds or we have different examples of PECs. Basahin natin siya isa-isa. We have the opportunity seeking and initiative. We have persistence. We have commitment. Demand of efficiency and quality. Taking calculated risks. Goal setting. Information seeking. Systematic planning and monitoring. We have persuasion and networking. And we have independence and self-confidence. Alright? So, yan ay ating iisa-isahin at ipapaliwanag natin ano-ano ba ang mga ibig sabihin niyang mga yan. First one. Opportunity seeking and initiative. So, what is opportunity seeking and initiative? Sabay-sabay natin yung basahin. Entrepreneur seek opportunities and take the initiative to transform them into business situation. So, when we say opportunity seeking, this is a type of a person that seeks on opportunities. Naghahanap siya ng opportunity kung saan siya kikita. Alright? Ito yung nagbibigay siya ng initiative. What is initiative? Nagli-lead, no? Nag-i-initiate. Siya yung nag-uumpisa.
alright, ng isang business o nagta-transform ng isang business into a better one para maging competitive siya dito sa field na ito. So again, when we say opportunity seeking and initiative, alright, ito yung mga tao, ito yung characteristic no, ng isang tao na kung saan naghahanap siya ng opportunity. Halimbawa ngayon, pandemic, wala na akong magagawa kasi nandito lang ako sa loob ng bahay. I cannot do anything. Now, if you have an entrepreneur mindset, you're going to think, ano ba yung mga po pwede nating pagkakitaan? We have online selling, alright? You can do vlogging. You can do stock market if you have a knowledge of it, alright? So, if you have or if you want to have PECs or personal entrepreneurial competencies, you are going to think of different opportunities that you may not see on the prior notice. Ano, pag tinignan mo, parang wala naman akong magagawa. But you have to think, you have to see some different opportunities that others may not see. Alright? Next one, we have the persistence. What is the persistence? When most people tend to abandon an activity, successful entrepreneurs stick with it. Ibig sabihin, meron kang paninindigan. Naniniwala ka sa isang field. Naniniwala ka na you can do it. Naniniwala ka na this will surpass any challenges. That this business can surpass any competencies or any competitors on the market. Alright? Persistence, ibig sabihin, kapag ka lahat, halos lahat ng tao nag-back out na because they do not see any opportunity on this, you stick with it because you believe on it. Alright? Next one, we have the commitment. When we say commitment, entrepreneurs keep their promises no matter how great the personal sacrifices are. Diba? Bilang isang tao, masakit paasahin. Diba? Masakit umasa sa mga pangako na hindi mo naman alam kung matutupad. If you are an entrepreneur, if you want to have PECs or personal entrepreneur competencies, you have the commitment. Kapag ka nangako ka, gagawin mo. Hindi ka paasa. Alright? If you are an entrepreneur at sinabi mo na, ito, sale dito, you will have 50% off dahil isa ka sa mga naunang customer namin. And then, pag nahigop niya na yung kinain niya or kapag ka na-zip niya na yung milk tea na binila niya sa'yo, sisingilin mo ng 100%. Diba? So, being an entrepreneur, kailangan meron kang isang salita. You must know how to keep your promises. Alright? And do it! Just do it! Kahit na ibig sabihin ito ay masasacrifice mo yung sarili mo o yung mga personal commitments mo just to commit on the promise that you have with your customer, you will do it. Alright? So again, commitment, hindi ka paasa. Ginagawa mo yung mga pangako mo. Minute. Who are you? Gusto natin yon, di ba? Next one, we have the demand for efficiency and quality. Again, let us read this. Entrepreneurs try to do something better, faster, and cheaper. Okay, sige, iisa-isahin muna natin. What do we mean by efficiency? When we talk about efficiency, this is something to do with the work na ginagawa mo. Ibig sabihin, marami kang nagagawa. Pag binigyan ka ng time, halimbawa, meron ka lang na 6 hours to do this thing, magagawa mo siya. Alright? Magagawa mo siya, you will become efficient. Ibig sabihin, wala kang maiiwang trabaho. When we say quality, kahit na nagawa mo siya on a certain or on a given time, hindi siya basta-basta. Ibig sabihin, pag ginawa mo siya, minimal na lang yung gagawin or kung hindi man perfect, hindi mo siya ginawa ng for compliance lang, okay, yan na yun, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. So, if you wanna have a quality product, of course, kailangan tignan mo rin, tidbits by tidbits. For example, alright, let's do this
in a Jollibee, for example. Halimbawa, sige, nasa Jollibee ako, isa akong crew, for example. Binigyan lang ako on a span of 10 minutes, I have to do, for example, 20 burgers. Okay, para sa mga customers. Efficient, nagawa ko siya. Nakagawa ko ng 20 burgers at na-deliver yun sa 20 customers. Quality, yung itsura ba ng burger or yung amount ba ng ketchup, yung amount ba nung yung patty ba, naluto ba ng maayos, yung mayonnaise ba nandoon, yung mga lettuce ba nandoon, and what so and what so. Alright, so when we say quality, yung kalidad ng produkto na ginawa mo, it should not be compromised. You must be efficient. Magawa mo siya on a given time. On the other hand, kailangan yung kalidad ng ginawa mo nandun pa rin. Alright? Taking calculated risk. Taking calculated risk is one of the primary concept in entrepreneurship. Kapag tayo ay pumapasok sa isang business, kailangan alamin natin, syempre, kung lalago ba to or hindi. When we talk about business, it is a gamble. Or ito ay parang sugal. Kaya kailangan mong mag-take ng risk. Kailangan mong maniwala. Kailangan mong ipaglaban. But, on the other hand, hindi ka dapat susugal sa alam mong talo ka. So, kailangan, you have to calculate risk. Kailangan makita mo kung papanalo ba ako nito? Mananalo ba ako sa field na to or not? Syempre, because if you open a business, mag-open ka ng capital, ng pera, ng effort, ng oras, lahat. So, kailangan alamin mo kung kikita ba. Mataas ba ang percentage na papatok siya sa market o hindi, o suntok sa buwan lang yan. Alright? Next one, goal setting. This is the most important competency because none of the rest will function without it. Syempre, kailangan bago tayo mag-start ng isang business, ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mong magawa? Alright? Halimbawa ako, gusto ko lang naman, ito yung tinatawag natin na mission vision. Alright? Halimbawa ako, gusto ko lang naman makapag-produce ng quality or masarap na spaghetti para sa Filipino community. Alright? O para, ang goal ko lang naman is to not let children or any of the Filipino will be left behind pagdating sa pag-aaral, for example. So, those are examples of mission and vision. Alright? So, kailangan meron kang goal bago ka magsimula ng business. Kailangan meron kang tinatawag na plano. Para saan? Para kanino ka bumabangon? Yung mga ganyan. Bakit mo ito ginagawa? Alright? And by those goals, you will be able to surpass anything because you believe on something. You believe that your sacrifices will be paid, no? Dahil you are aiming for a certain goal. Right? Next one, information seeking. Entrepreneurs gather information about their clients, suppliers, technology, and opportunities. Siyempre, bilang isang entrepreneur, kailangan pinag-aaralan mo yung information ng iyong mga kliyente. Sino-sino ba yung gusto mong maging kliyente mo dito o maging customer mo dito? Sino ba yung magiging supplier mo? Saan ka kukuha ng mga paninda mo? Technology, paano ka makakapag-promote ng iyong business and opportunities, di ba? Sino-sino ba yung magiging kakompetensya mo dito? Marami ba? Mataas ba yung demand? Alright? Next one, systematic planning and monitoring. Kapag ka meron ka ng goal, pag meron ka ng vision, pag meron ka ng mission, doon na papasok ang plano. Magpaplano ka na paano mo gagawin yung mga goals na yon at sino yung magiging kaagapay mo o yung magiging kasama mo sa pagpaplano at sa pagsasagawa ng plano ninyo. Alright, persuasion and networking. When we say persuasion, paano ka mag-encourage? Alright? Paano mo ibibenta yung iyong product? At paano mo mapapaniwala yung mga tao that your product is worth buying or worth consuming? Networking, ito yung mga pagbibuild ng mga tao na kung saan could be your follower.
alright? O po pwede mong kakontak, po pwede kang manghingi ng mga advices, or po pwede kang magpatulong on some certain point. Alright, next one. And for the last one, we have the independence and self-confidence. When we talk about independent, alright, if you are familiar with the song, Miss Independent, that's why I love her. No! God, please, no! 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 When we say independence, alright? Ibig sabihin, hindi ka nagre-rely sa iba. Meron kang sariling isip, may sarili kang paniniwala, at pag sinabi ng ibang tao na, hindi mag-work yan. You will be independent na, I know this will work. Yung plano mo, hindi lang dahil sa sinabi ng iba, pero dahil sa pinaniniwalaan mo. Alright? And you have the self-confidence na pag sinabi ng ibang tao na, hindi naman gagana yung ginagawa mo. Self-confidence, ibig sabihin, naniniwala ka sa sarili mo, naniniwala ka sa knowledge mo, naniniwala ka sa goal ng kumpanya, o naniniwala ka sa goal sa gustong magawa, no, ng business na itinayo mo. So, those are the examples of PECs. I hope that you've learned something about it. Alright, so makita-kita tayo after you answer the brain power. Magkita-kita tayo sa next topic.